Balagbag ang Onyx PH. Ganito, natin uumpisahan ang kwentong ito, kabatang. Dahil nga sa ipinamalas na lakas ng koponan nitong Next Play Esports. Dahil hindi natin may pagkakaila, abay, gumaganda na ang pag-drop ng NXP sa kanilang mga hero na parati nilang nakukuha ang mga comfort pick ng isa't isa. At isang magandang momentum ito para sa papasok na playoffs. Dahil mga kabatang, matatawag na ngang playoff secured ang NXP kung saan umakyat pa nga sila sa upper bracket, pangalawa sa Blacklist International. At kasunod dito, kahit nanalo ang koponan ng Execration kontra sa Signal Ultra, abay nakakalungkot pa rin isipin na nakakaya pa rin silang talunin itong Signal at hindi nga ito maganda para sa papasok na playoffs. Ika nga nila, hindi na sa drop yan kundi sa mismong mga players na, at hindi nga ito maganda para sa Execration. Bago ko ituloyan, kabatang, baka ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ohoy! Kamusta, kabatang? Balita ko, gusto mo ng balita? Huwag kang mag-alala dahil sagot ko na ang kwento sa araw na ito. Kaya ano pa ang inaantay natin? Tara! Nang una, ang Execration ay dumaan sa matinding lose streak nila dahil nga limang magkakasunod na talo magmula week 4 hanggang week 6, at ang huling talo ay nagmula pa sa NXP, ngunit naputol nga ang lose streak nila ng mga kalaban ng Signal Ultra. Hindi nga maganda ito para sa koponan nitong Execration, lalong-lalo na't sila ay pangalawa na ngayon sa may pinakamababang puntos at nanganganib pa rin na malaglag kung magtutuloy-tuloy ang kanilang talo sa huling linggo ng regular season. Dahil, kabatang, may 2 matches na lamang itong Execration, ibig sabihin ang max points nila ay aabot pa sa 21 points kung makakakuha sila ng 2-0 sa 2 huling laban na ito. Samantalang ang NXP naman ay iisang laban na lang ang natitira, kung saan ang kanilang max points ay aabot na lang sa 20 points kung matusiro nila ang Blacklist. Pero kahit 1 point na lamang ang makuha nila sa Blacklist, abay secured na nila ang playoffs. Ngunit ang hinahabol nga nitong NXP ay ang upper bracket, kaya malamang sa alamang abay gusto nilang matusiro ang Blacklist sa kanilang huling laban. At ang panghuli, kabatang, ay ang LPE na may max points na 17 points na lamang. Kumbaga, kapag sila ay natalo pa ng isang beses, abay malabo na nilang mahabol ang NXP at sila na lang ng EXE ang bahalang maglaglagan. Ganun pa man, mapunta muna tayo sa EXE, kung saan hindi natin maitatanggi, kabatang, nakapos pa talaga si KelVJ bilang core ng EXE. Ngunit alam naman natin ginagawa niya ang lahat para manalo. Pero kabatang, parang ang nangyayari kasi niyan ay nabigla lamang ang EXE na ilagay sa core itong si Kel, kahit pa ang role naman talaga niya ay offlane sa kanyang inalisan na team. Kaya naman ni Kel na humawak ng core role, ngunit hindi nga ito sapat para maiangat niya ang kanyang team laban sa mga naglalakas ang mga teams sa MPL, dahil ibang-iba talaga ang Juicy Legends o Just ML kumpara sa mismong MPL na. Ika nga ni Coach Pakbet sa kasagsagan ng kanilang lose streak ay sinabi nito na nasa player na talaga, kasama ang picture na siya ang tumayong core sa laban. Biro man to o hindi, kabatang, ito kasi ay ipinost niya noong sunod-sunod ang kanilang talo, kung saan maging si Kiel ay alam namang kinukulang rin talaga siya bilang core. Ganun pa man, maaaring mabawi niya ito sa MPL S8 dahil malamang sa alamang ay makakapagbatak si Kiel ng mahabang panahon bilang core ng EXE, at isa ang EXE sa mga hindi basta-bastang team na isinusuko ang kanilang mga miyembro. At naniniwala ako na makakabawi si Kiel, dahil siya yung tao na kapag nakakaranas ng pagkabigo, mas lalong nagugutom na magtagumpay.
Pero syempre nakakalungkot lang din naman sa parte ni Zapnu dahil nga inabot na siya ng MPLS 7 pero hindi pa rin nahawakan ang tropeyo ng tagumpay. Pero ika nga ni Boss Dogs, ang tagumpay ni Zapnu ay matagal na niyang nakuha magmula nang matulungan niya ang mga players na makapasok sa pro scene. Kung saan dito ko na gustong ipasok ang ating tanong, number 1, ano ang team ni Kiel noong sila ay makapasok sa MPL qualifiers? At kasunod nito, mapunta tayo sa laban ng NXP versus Onyx PH kung saan binilagbag lang naman nila ang Onyx. At kung mapapansin nyo, sa buong tatlong game nila ay lamang namang talaga ang NXP at masasabi mong sobrang laki ng kanilang in-improve nitong nagdaang mga linggo. Marahil isa nga sa nakatulong sa NXP ay ang malaking pagbabago sa laro ni Rene J na naging dahilan para sumabay ang kanyang team na mag-dominate sa bawat game. Kung saan syempre, hindi naman pwedeng mga players lang ang mapapansin natin kabatang dahil maging ang draft ng NXP ay malaki na rin ang na-improve dahil nga malimit na nakukuha ng mga ito ang kanilang mga comfort pick sa bawat laro. Maging ang pag-outdraft ni Boss Dog sa kanilang kalaban ay isang malaking bagay rin sa pagkapanalo nitong NXP laban sa Onyx PH. At kung magtutuloy-tuloy ang ganito kagandang draft ng NXP, abay hindi malabong magawa nilang manalo sa Blacklist International. At dahil rin rito kabatang ay nagawang pumangalawa ng NXP at tuluyang nakapwesto ngayon sa upper bracket. At sa standing na meron tayo ngayon ay ang posible nilang mga kalaban ay ang Aura PH na nauuna naman sa Group A. Pero posibleng makakaangat ang Omega sa upper bracket dahil ang makakalaban nila ay ang LPE at kapag na 2-0 nila ang mga ito, abay sila na ang makakapwesto sa upper bracket. Pero bakit nga ba pinipilit ng NXP at Omega ang upper bracket? Ito ay dahil sa upper bracket kabatang ay may dalawang buhay ka sa playoffs. Dahil halimbawa, kayo ay natalo sa pinakaunang laban nyo sa playoffs, abay babagsak lamang kayo sa lower bracket at dito muling babawi. Samantalang kapag kayo naman ay nasa lower bracket abay sa unang game nyo pa lang sa playoffs at kayo ay natalo, abay wala na, finish na ang laban nyo. Kaya kahit mahirap, ito ay pinipilit ng iba't ibang mga teams na makatungtong ng upper bracket. Para nga kung sakasakaling mag-choke sila, abay mapag-aaralan at ibabawi nila ito sa lower bracket. Ganun pa man, isang partida na rin matatawag ito kabatang dahil kung mapapansin nyo, si Rene J ay wala sa bootcamp. Pero nakikitaan mo pa rin ng koneksyon ang mga miyembro ng NXP, lalong-lalo na sina H2 at Rene J na nagkakasundo parati kung saan sila magpupunta. Kung saan dito ko na gustong ipasok ang ating tanong, number 2. Sino ang sixth man ng NXP noong nakaraang season? Sunod nito, mapunta naman tayo sa team na nagmula sa bansang Indonesia. Kung saan matatandaan na ang naglaban nga sa MPL ID Grand Finals ay ang EVOS Legends at Bigetron Alpha. Na ang ibig sabihin nito, mga kabatang, abay silang dalawa ang magre-represent ang bansang Indonesia sa darating na MSC 2021. Ngunit, kahit na secure na nitong Bigetron Alpha ang MSC 2021, abay may pagkakataon pa pala para sila ay matanggalan ng isang miyembro na dapat ay maglalaro rin sa MSC. Ito nga ay si Jabran Bagus Wiloko na may IGN na brands at tumatayong core ng Bigetron Alpha. Ang mabigat rito kabatang ay dahil isa siyang core ng Bigetron kaya malaking kawalan ng taong ito sa kanyang team. Pero bakit nga ba siya tinanggal sa lineup ng Bigetron para sa MSC 2021? Ito ay dahil si Brans ay nag-i-stream sa Nemo TV. Ngunit imbis na ang paglalaro niya ang mapansin ng mga manonood, abayang hindi kaaya-ayang tunog ang naririnig ng mga ito sa stream nitong si Brans. Mabuti na lang at hindi naka-on cam itong si Brans noong mga panahon na yon. Ngunit nakalimutan niya namang i-off ang kanyang mic na naging dahilan para marinig ng mga manonood ang ungol na nagbumula sa live nitong si Brans. Hindi na natin ipaparinig ang ungol na ito kabatang dahil baka ma-demonetize pa nga ang ating channel dahil rito. Pero mapapanood mo naman yan dito sa YouTube. I-search mo lang ang Brans live at lalabas na agad ito kabatang.
hindi natin ginawa ng content ito para palawakin ang issue na nangyari sa Indo-Kabatang, kundi alam ko kasi na maraming mga pro players ang nanonood sa ating mga video at gusto kong magpaalala sa kanila na mag-ingat sa mga galaw nila, lalong-lalo na at papalapit na ang MSC. Ayaw naman nating mangyari rin sa isang miyembro ng Team PH ang nangyari sa core nitong Bigetron Alpha, dahil nga isang malaking kawalan nga ito para sa atin. Ganun pa man, humingi na ng tawad si Brands sa kanyang Instagram at nangakong hindi na mauulit ang nangyari at magsisilbing aral di umano ito para sa kanya. Pero nangyari na nga ang nangyari, Kabatang, at si Brands ay nabigyan ng parusa na hindi na siya pwedeng maglaro sa MSC 2021, at sinabi rin ng management ng Bigetron na hindi pa sigurado kung siya ba ay makakabalik pa sa Bigetron dahil may kinalaman na rin ito sa kanyang kontrata. Kung saan dito na gustong ipasok ang ating tanong number 3. Sino ang nagkampyon na team sa MPL ID at MPL SG? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga mainit na pangyayari naman sa ML community. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong Batanggenyong gamer na si Inis P na nagsasabing, tiis lang, Kabatang. Alam kong mahirap yung pinagdaraanan mo ngayon, pero alam ko rin na kaya mo yan at malalampasan mo yan, ikaw pa ba? Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.